Isa lang ako sa mga nawalan ng trabaho. Isa lang din ako sa mga nag-aasam ng maayos na sahod. Isa lang ako sa mga nahihirapang sumabay sa klase dahil sa kawalan ng makabagong gamit sa eskwela. Isa lang ako sa mga frontliner na lumalaban para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero siya na ang magbibigay kinabukasan sa mga empleyado. Siya na ang magbibigay ng lakas at maayos na benepisyo. Siya na ang patuloy sa siguradong kalusugan mo. Siya na ang tutulong sa kinabukasan ng edukasyon mo. Isa lang din ako sa mga nagnanais na maglingkod, pero doble kumayod at hindi napapagod. Siya na, Sharif Ibrahim Albani. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Kumusta po kayong lahat? At syempre po, welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po, sa ating pong Elizalde Broadcasting mula sa Kalakhang, Maynila. Well, ngayon ay Lunes na naman, March 14, 2022. At siyempre, pag Lunes, ay talagang ine-expect po natin na napakaraming tao. At siyempre, medyo dahil nga nasa level, alert level 1 na tayo, tayo po ay tantambak na ang sangkatutak na po ang traffic kahit na maaga pa. No? Talaga hong ganyan. Pero mamaya ho, may pag-uusapan tayo na baka ho mabawasan ang traffic kasi medyo nagsasabi ang ating mga kababayan. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ho natin munang banggitin yung mga ibang balita na kung saan yung ating pong mahal na presidente ay naghahanda na ro po na na siya ay magbabalot-balot na ng kanyang mga gamit sa Malacañang. At sinabi nga po niyang kanyang kasama yung kanyang kaibigang matalik na si Senator Bongo na na-realize daw at alam naman daw ng presidente na siyempre ganyan ang realidad daw ng buhay at politika, no? Na kung saan pag bago nandiyan ka sa taas, marami kang kasangga, maraming tumutulong sa iyo, maraming ika nga ho malapit sa iyo. Ngayong papaalis na siya, marami na raw po yatang nakikita ang ating pangulo na kung saan ay unti-unti nang lumalayo parang ganoon sa kanya dahil siyempre sinisecure na nila yung kanilang sarili para sa paghahanda naman nila sa panibagong aspeto ng politika dahil ika nga po ay magkakaroon na naman tayo ng halalan at syempre mababago na ang pamunuan naturalmente. Hindi na siya ang boss sa Malacañang. Di po ba? Ganun talaga yun eh. Pero ang ating pong Pangulo ay tanggap naman niya ang lahat ng iyan according to Senator Bongo. At sabi nga daw ng Pangulo magmula nung siya ay mayor at ay alam na ho na niya at bumaba siya na siya ay naging presidente. Alam niya na ho ang ika nga kalakaran sa politika, no? Kung matatandaan natin noong kasalukuyang
nagbabalak sana ng senador na Bongo na tumakbo bilang vice president, kung naalala nyo, at tapos bigla hong nagbago sapagkat pumasok sa politika o pumasok sa pagka vice president ang anak ng ating presidente na si Sara Duterte. Parang ika nga siguro medyo nag-iba yung kanyang pangarap sapagkat ang anak ko ang makakalaban, di po ba? Kaya nag-iboy siya dahil sabi nga niya, mahal niya ang Pangulo, ayaw niya itong madiskaril o magkaroon ng problema. Kaya siya na mismo ang umurong. Pero syempre, alam natin na meron siyang ambisyon na mag-vice presidente at kung ganun ang pwesto, baka malamang makuha niya sana yon, di po ba? Kaya ang sinabi niya, namutawi sa kanyang bibig noon at nalagay sa mga dyaryo na sinabi niya na napaka-dirty ng politics, sabi niya. Miskin na ho sa TV, narinig natin yan, sinabi niya yan. Ngayon, ganun ho talaga ang realisasyon. Anyway, ang ating Pangulo mismo ang nagsasabi na sa kanyang mga experiences bilang isang politiko na nagmula sa mababa hanggang sa siya ay naging isa sa pinakamataas na ika nga ho gumaguide sa ating bayan bilang isang presidente, alam niya na po yun. Kaya ngayon pa lang na siya ay nagbabalot-balot, ay siguro inaapis niya yung kanyang sarili na siyempre alam niyo po ang tao, pagka medyo nakakita ng hindi maganda sa kanyang kapwa na kung saan ay binigyan niya ng pagpapahalaga, natural lang po yon na malungkot, di po ba? Kahit na sa isang ordinaryong pakikipagkaibigan lang, binigyan nyo ng pagpapahalaga yung tao, naging genuine ng inyong pakikisama, and then later on, sa likod pala noon, ay meron siyang mga pinaggagawa o ika nga hindi na siya that close sa inyo. Yun ho ang medyo masakit sa tao, no? Kaya tayong mga kadiskarte, dapat ho maintindihan natin yan kahit na ang buhay natin ay wala sa politika. Dapat ho ay huwag tayong maging ganon, no? Kasi napakasakit ho nun sa ating kapwa. At kung sa inyo naman gawin, ay natural, masakit din, no? Sabi nga ho, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo yan, no? Yan, yun ho, kasi alam nyo na yung law of karma, bumabalik ho yan, no? Yung karma na dalawa lang ho yun, good karma at saka bad karma, di po ba? So, kung ano yung mga pinagagagawa natin sa buhay natin, well, tayo ang mas nakahigit na nakakaalam. At syempre, ang tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ho nun. Tulad nung isang awit nga, tanging Diyos lang daw ang nakakaalam. Totoo naman po yan. At syempre, yung sarili mo, you know yourself better than anybody knows you. Diba? Ganun ho yun. Kaya nga, magpakatotoo ho tayo ha, sa lahat ng ating mga pakikisama, transaksyon, or whatever, para hindi ho tayo nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa, lalo na nung nagpapakita sa inyo ng mahusay na pakikisama. Ganun lang ho talaga yun eh. Kita nyo, miskin na yung ating mahal na presidente, na siya yung pinakamataas sa lahat, nakakaranas din siya ng ganun. Di ho ba? Sandali ho ha, Rodolfo Santo Domingo is watching. Wow, long time no hear ha. Thank you very much ha. Hi, Tita Mel, watching you now. Thank you very much for watching. Baka maming gabi, tawag ako sa iyo, ha? Yun nga po, kaya nga ho yung mga pakikisama na yan, talagang mahirap po hanapin yan. Di ho ba? Talaga. Pag nakakita kayo ng taong totoong makisama, kaya nakatalikod kayo, nakaharap kayo, para kayong tumama sa sweepstakes, no? Ika nga, kasi ho, hindi lang naman ho sa pera-pera ang buhay ng tao, Di ho ba? Kasi ika nga ho, mahirap makakita ng tunay na kaibigan. No, totoo po yan. At pagka kayo nakatagpo nun at ika nga talagang nabigyan kayo ng ika nga yung sapat na pagtingin na binigay ninyo, well, mapalad ho kayo. Di ba? Kaya ganyan ho ang buhay ng tao. Pero at any rate, kung alimbawa naman ho, hindi na reciprocate yung inyong mabuting pakikisama, pag-uugali. Well, huwag tayo malulungkot. Talaga ganyan. Anyway, maraming tao sa mundo, no? Ganun ho lang talaga, di ba? Ang gawin na lang ho natin ay ika nga, itibayan na lang natin yung loob natin at tayo bumangon sa ika nga pagkalungkot kasi yun na nga po, sinasabi na napakaiksi ng buhay. Kailangan ay magpakasaya tayo habang nandito tayo. Nakita niyo po yung mga nasa ospital. Minsan nga, napadaan ako dyan sa
Philippine General Hospital. Long time ago, nakita ko ho yung isang pasyente na talagang may edad na siya. Wala siyang bantay, pero meron siyang nakasaksak na ano ho, yung ano yung tawag doon, oxygen. Sa loob-loob ko lang, talagang ang buhay ay napakahalaga. Sa ganung edad ng matanda, nakikita ko na gusto pa niya talagang mabuhay. Siyempre ho, sino ba gusto ritong mamatay na? Di ba? Kahit na tayo ay dumadanas ng mga pagtitiis, minsan mga problema, hindi mo nawawala yan eh. Di ba? Sa araw-araw nating, na ating pong dinadanas, expect ho yung mga unexpected. Kasi kung expect natin yung mga na gusto natin, isipin natin, na iniisip natin, na nilalunggati natin, tapos hindi naman nangyari, sasama ang loob natin, di po ba? So, parang kung para makondisyon, yes, makondisyon ang utak natin at ang puso, ang emotion, etc., ay wag na nating expectin yung mga ina-expect natin. Parang ganito lang, okay lang, kumbigay sa akin, okay. Kung di naman, okay din. Parang ganyan, di ba? Para ano man ang mangyari, be it negative or positive ang nangyari, well, nakahanda po tayo at handang mabigo, handang magtagumpay. Yan. Di ba? Ang galing nun eh, no? Para ho bang pagka sa kabiguan, hindi ba tayo handa? Ba, kailangan ho, masigit tayong handa doon. Kasi ang buhay ay puno ng kabiguan. Totoo po yan. Kaya kahit na ho yung mayayaman, may mga kabiguan sila, mas matitindi pa sa ating mga ordinaryong buhay. Di po ba? At tandaan ho natin, mas mapalad tayo kaysa ho doon sa iba nating mga kababayan na halos pagkain nga lang ay hindi pa makadiretso ng 3 beses. Di walang matirahan. Di po ba? Kaya mas ano ho tayo, maging huwag tayong mapaghanap, no? Kasi kung gagawin ho natin yon na tayo mapaghanap, expect natin ganito ganon, ay ano lamang po, kalungkutan ang mangyayari sa atin. Bagamat tayo'y nagsusumikap, well, pagbutihin natin ang pagsusumikap at kung hindi naman natin marating, charge it to experience. Parang gano'n, no? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, di ba, sanabi ko sa inyo nga kanina, okay, ang buhay natin dito sa Pilipinas ay unti-unti hong gumaganda sapagkat ang ating pong kaaway na hindi nakikita ay unti-unti nang nawawala siya, 'di ba? Ano 'yon? Ang COVID-19 sapagkat tayo ay pinatnubayan ng ating kakamping, hindi rin natin nakikita subalit nananampalataya sa kanya. Tayo sa kanya. Sino 'yon? Ang Panginoon Diyos na. Kita niyo, pinatnubayan ho tayo. Bumabalik na sa normal ang ating bansa. Bagamat siyempre yung alinsabay mo yung ibang bansa rin ay ibig sabihin ang buong mundo ay pinapatnubayan niya. Bagamat, meron na namang tayong problema, yun hong digmaan sa Ukraine at saka sa Russia. But then, pabayaan po natin yun na tayo ay magdasal na lamang ang maitutulong po natin, na tayo'y bagamat malayo sa kanila. Lahat po sana tayo ay magdasal, tulong-tulong na magdasal dahil kung ano man po ang mangyari na magkaroon ng Third World War, maaapektuhan po tayo. Kaya yan ho, pagdasal natin na wag naman sanang mangyari yan. So, yan po. Ngayon, pansamantala, ang isipin ho natin ngayon, yung mga problema natin dito sa ating pamahalaan. Yan, ano pa yan? Yung kasi, ang pag-usapan natin dito, sinasabi, mga jeep, di muna mamamasada. Di muna papasada, no? Bakit daw? Kaya nga, sinabi ho nila, asahan na magbabawas ng bilang ang mga PUJs na babiyahe. PUJs, no? Yung mga public utilities. Ayan ho, yung mga jeepney, no? Kita nyo. Ang ganda ho ng mga kulay ng ating mga jeepneys kung napupunan nyo, no? Tsaka ang saya, no? Naalala nyo po ba yung awit na Manila? Yan. Inilarawan din ho dyan yung mga jeepney, yung mga jeepney nagliliparan, sabi niya gano'n, no? Ang ganda ho eh, alam niyo tayo mga Pilipino, maisegue ko lang ho yung ating pag-uusapan. Tayo po ay punong-puno ng musika, ang ating bayan, ang ating pong mga kababayan, ating pong mga kadiskarte ay talagang talagang ano tayo sa music, malapit tayo sa music, no? Ang ating mga ang buhay ay umiikot diyan. Ang sabi nga po ng iba na kung saan
expect daw po tong susunod na linggo ay ano po? Bababawasan ang ruta ng yung mga yung ibang ruta ho ng mga ika nga. Yung ibang ruta ng PUJs mababawasan. Ano ibig sabihin niyan? Pag nangyari ho yan, excuse me. Pag nangyari ho yan, santambak na naman na mga mananakay ang ika nga ho mahihirapan. Kaya ma-expect ho tayo na ito po ay sa buong bansa, no? Kasi sinasabi nga, ayon kay isang utak chair attorney Bigor Mendoza, makikita na ang pagbaba ng bilang ng mga PUJs sa iba't ibang ruta sa buong bansa. Kasi bakit ho? Nag-usap na ho ang mga jeepney drivers at mga operators kasi wala daw ho silang kikitain. Halos. Bakit? Ay, kasi ho, pataas ng pataas yung gasolina eh, di ba? Yung petrolyo. Eh, ika nga ho, ilang beses sa isang linggo magtaas. Nagtataka sila. Paglilinaw na, bago ito, nasabihin, bakit sila nagtataka? Sabi muna ho niya, paglilinaw na hindi ito protesta. Hindi sa kundi ayaw lang ng mga driver na sila ay hindi kumita. Ayan ho ah. Pinaglilinaw ho ng ating mga kapatid na mga drivers ng mga PUJs na hindi sila nagpo-protesta. Kaya lang ho, what's the use daw na sila ilalabas na hindi naman sila kikita, magpapagod lang, magtatrapik sa karsada. Parang ganon, no? At yun naman talaga mangyayari. Tapos wala naman daw iuuwing pera sa pamilya. Tama naman ho yung katwiran nila na yun, ano? Kaya, siyempre, hanggang ngayon na hindi pa muna sila pinapayagan na magpataas ng ano ng pamasahe, saan ho sila kukuha mong ganitong kataas ang petrolyo, no? Sabi naman ho ng ano ng samahan ng mga chopper at operator nationwide, yung piston, ano? Ang linggo-linggong pagtaas ng produktong petrolyo, bakit naman ho ginawang lingguhan ng pagtaas, sabi niya, ng presyo? Kasi naman linggo naman ng pag-angkat ng petrolyo. Mayroon tayong 30 to 40 days na stock sa ating bansa. Ayun, tama ho 'yun. Alam pala ng mga ano 'yan, operator at saka mga jeepney drivers, dapat sagutin niyo ng ating pamahalaan, ano, para maipaliwanag. Kahit na sinasabing tumaas kasi sa pandaigdigang market ang presyo ng petrolyo, meron naman daw tayong stocks ng 30 to 40 days. Bakit ho patuloyan ang linggo-linggo ang taas? Sana ho kinokontrol din naman, no? Sabi nga ho. Sabi ho ni Rodolfo Santodo, you are one of my best friend. Oh, thank you very much. Ganun din ho ako. Likewise sa Mr. Santo Domingo. Ito po yung pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na licensed broker dito sa Pilipinas. At the same time, siya po ay CPA. Apo. Kulang na lang mag-iabogado to eh, no? Nagkulang lang yata ng oras para hindi matapos yung kanyang pagka-abugas siya. Pero anyway, yan ho, kung baka kailangan nyo ang isang licensed broker, just call our office sa 8820-3805. Tutulungan po namin kayong makipag-ugnayan kay Mr. Santo Domingo. Magaling na ano yan, licensed broker. Ngayon po, kung ano ang magiging epekto ng maghindi muna papasada ang mga drivers ng PUJs, yung public utilities, ano ho, vehicles. Talaga ho tayong mahihirapan, no? Kasi pagbaba natin, kung tayong manggagaling sa probinsya o malayong lugar, syempre pupunta tayo dito sa Metro Manila o whatever. Sasakay tayo ng jeep. Hindi naman ho puro bus ang nag-apply dito sa Metro Manila. Hindi po ba? Mas maraming jeepney. Na kaya nga po, yan ang nakatutulong sa ating mga mamamayan. Aside from, of course, LRT, MRT. No? Ito, katulad ngayon, unti-unti na hong bumababa ang numbers ng mga lalabas na papasada ng mga jeepneys. So, magkakagulo ho yung mga pasahero. Marami ho ang malilate na naman sa trabaho sapagkat unti-unti na hong ika nga ho nagiging normal ang lahat, no? Kaya nga masaya na tayo, kaya lang tuwing merong kasiyahang balita sa atin,
para ho bang pinapalitan ng medyo hindi magandang balita, no? Katulad nito. Ang balita na kung saan ang mga bakuna, ang magpapabakuna ayaw na kasi okay naman daw na kumbaga ang Pilipinas, sabi niya nawawala na ang COVID-19 kung kaya't ayaw na magpa-booster at yung iba naman na hindi pa rin kahit hindi pa nagpa-booster, wala lang ang booster, hindi pa nagpa-vaccination. Well, sila naman ay hanggang ngayon okay naman daw sa all right. So ibig sabihin parang normal na, no? Kaya maganda rin hong balita 'yan, pero ito na naman ang balita. Ito na naman ang balitang masakit na naman sa utak. Alin yan? Yun nga hong hindi papasada ang mga jeepney drivers at mga operators, hindi papalabasin ang kanilang mga jeepneys. Ayan na ho. Alam nyo naman ang infact niya sa atin. Anyway, meron pa ho tayong isang shoutout. Marcelo Barona is watching. Oh sir, kumusta kayo? Ito po, dating kasama natin doon sa una nating studio sa UN Avenue. Kumusta ho kayo, sir? Thank you po for watching. Ayan ho. Kaya nga sinasabi ho natin, expect nga ho, the unexpected eh. Kanina sinabi natin yan. Pagka maganda yung takbo ng buhay natin, hindi ho parating ganun, di ba? Ika nga, isa, along the way, medyo merong mapait na pangyayari o mga hindi magandang pangyayari. Pagka tayo ay, pansinin nyo po ang buhay ng tao. Pag tayo ay masaya, no, bigla na lang may darating na may mga maliliit na problema, kung minsan malaki pang problema, mga ganon, no? Halimbawa, pinasaya ka lang ng mga isang buwan, mga after that, eto na ang mga problema, dumarating na sa'yo, para hong ganon. Yan na naman, problema na natin yung hindi papasada. Pag hindi pumasada, patay na naman tayo sa antayan ng mga bus. Ika nga ho, jump pack na naman ng mga buses. Pagkatapos, paano tayo pupunta doon sa ating mga destination? Siyempre, pipili tayo sa LRT. Yung LRT naman ho, ayan. Yan naman ang atin hong pag-aagawan ng ating mga mananakay, no? Kasi wala nang iba pang iba pang paraan kundi sumakay ng LRT, MRT. But then, yun nga pong mga nagmamadali, siyempre ang prioridad nila, LRT, MRT, sapagkat walang ka-traffic-traffic doon eh. Hindi po ba? Wag lang masisiraan. Hindi po ba? Hindi naman na nasisira ang LRT, MRT natin sapagkat well-maintained na. Hindi po ba? Kaya tayo po ay sumasaludo sa ating mga namamahala dyan sa MRT, LRT. Palakpakan natin sila. Maraming salamat po. Ah. Lalo na ngayon, kailangan ng ating mga mananakay, ang MRT, LRT, na sana ay wag nang magkakaroon ng aberya na kung saan biglang hihinto. Yung mga nakaraang past few years o past few months, di ba, nangyayari ho yan. So, kung maayos naman ho ang pasada ng ang ating MRT, LRT, medyo hindi ho medyo, talagang malaki, may tutulong para ma-ease ang mga mananakay sa mga problemang hindi makakarating sa tamang oras para sa kanilang mga opisina. No? Kaya po, tayo po ay ika nga humahanap ng alternatibo lagi. Yun naman ang dapat natin gawin, di po ba? So, malayo pa yung problema, alam na natin kung ano yung gagawin natin. Ay, nako, baka kumunti yung mga jeepney doon, anong gagawin ko? Sakali, anong sasakyan ko? Sasakay ba ako ng kalesa? Well, kalesa is isa sa mga alternatibo. Pero alam niyo po ba, napansin natin, nakasakay na ho ba kayo sa mga kalesa rito sa Manila? Pang-tourist ho yan hindi naman ho yan bumabiyahe, pang-turista yan eh. At kung sakali man hong makausap nyo na babiyahe siya patungo sa gusto nyo, expect kayo na medyo mataas yan, mataas pa sa taxi. Opo, kasi naman, may kasamang ika nga yung kabayo, syempre yung maintenance niyan, di po ba? At saka yung kanyang nagmamaneho, no, ang tawag po doon, no. Yung chopper ng kabayo, di ba? syempre, kailangan din ng kumita, although wala naman silang binibili na petrolyo, di ba? Pero medyo mabagal yan, di ba? Compared sa mga PUJs natin na kung saan, minsan, no, pag may yung mga driver ng PUJs, parang yung mga driver ng aeroplano, no? Di ba? Ang bilis eh. Wala, pati yung kanilang pagpreno, walang pasubali. Bigla na lang tatapa. Alam niyo po ang inyong lingkod. Isa rin ho akong driver. Meron tayong, marunong tayong magmaneho. Kaya minsan,
na nagtataka ho ako doon sa mga jeepney drivers natin, wag naman magagalit, na pag siguro nagmamadali sila or whatever, talagang pag tumapak sa gasolina, todo, no? Pag naman umistop, todo rin. Yan, alam nyo naman, pagka yung brake ninyo, binigla nyo, eh talagang sub-sub lahat yung pasahero nyo doon sa loob, lalo na kung medyo inaantok-antok pa at hindi naman talaga nararamdaman yung takbo ninyo. Eh baka ganun ang mangyari. Mm. May nangyari nga ho sa akin minsan eh. Yan na, nakasakay ako ng isang jeepney driver na talagang ika nga, paspasero sa kanyang pagmamaneho. At walang humpay kung pag nag-break naman ho, eh walang pasubali, no? Eh alam niyo po tayo, makakapag-break naman tayo ng ika nga gentle, di ba? Hindi naman yung biglang tapakan niyo yun. Eh pag tinapakan niyo, yun nga nangyari, nagkasubsubang kami dun sa loob. Buti na lang nakahawak ako. Eh paano kung merong nadisgrasya, yun na mahirap. Alam niyo po kasi iyang aksidente, tayo rin po gumagawa niyan eh. Kung tayo po ay hindi maingat sa ating pong mga ginagawa o mga gawain pang araw-araw. Katulad yan, isa kayong chuper ng jeep. Hindi nyo binibigyan na ikapansin ng inyong pagmamaneho. Dahil sa pagmamaneho, kinakailangan niyan yung presente ng inyong presence of mind, yung presente po ng inyong utak nandiyan dyan sa karsada. Hindi yung minsan, no, ang lakas-lakas pa ng radyo. Alam niyo po, bawal yan eh. Hmm? Ang lakas ng radyo, hindi kayo magkarinigan nung mga pasahero. O, santo, Blooming Treat, ha? Hapanang ha? Kasi, paano niya hindi marinig? Eh, yung kanya radyo, napakalakas. Yan po, isa sa mga problema natin, no? At kung minsan, ho, yung chuper naman, may nakakikita pa ako niyan, nagsisigarilyo. Kaya pinuna ko, Brad. Baka naman pwedeng itapon mo yung sigarilyo mo. Sa totoo lang, bawal yan eh, di ba? Tinapon naman. Pero tumingin pa na masama sa akin sa salamin. Yan o, hindi ko naman po nilalahat yung mga kaibigan nating mga drivers, pero marami po ang ganyan. Sana po ay mawala na ang ganyang mga sitwasyon at pahalagahan nyo po ang inyong hanap buhay. Kasi lahat po tayo kung nagpapahalaga sa ating mga trabaho o hanap buhay, eh maayos ho yan. Hindi tayo mapupunta sa mga problema. Hindi ho ba? Kasi kung hindi nyo ho binibigyan pansin ang inyong pamamasada sa karsada bilang driver, baka ho kayo ay mapalapit sa mga aksidente. At pag na-aksidente na, hindi na po maibabalik sa dati, no? Yung pag-aksidente, gastos yan. Problema pa sa kalusugan kung medyo sinasama-sama. Hindi natin alam kung sino ho yung unang mababalda dyan. Yung nabangga nyo o kayong nakabangga. Ganun lang ho yun eh, no? Pero siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga jeepney drivers at mga jeepney operators dahil sa tulong na ginagawa ninyo sa mamamayan. Kaya nga, public utilities na kung saan nagsisilbi sa public, na kung saan ay inaasahan ng publiko sa tuwi-tuwi na, lalo na paglalabas na ng bahay, di po ba? Mapalad po tayo dahil may mga jeepney tayo eh. Alam niyo po, sa ibang bansa, wala niyan. Only in the Philippines, makakakita kayo ng mga jeepney, no? Kaya nga, ayan, binabalik ko na naman yung sinabi ko sa inyo. Yung tungkol sa awit nung, sino ba kumanta nung na grupo, yung Manila, no? Tingnan nyo po, napakaganda, pati tempo, magaling, no? At mga wordings, nila sinasabi na pagka kayo daw ay nasa Manila, ang mga ika nga maglalarawan sa Manila, mga jeepney na nagliliparan, mga babaeng naggagandahan, yan, yan sabi, no? Na hindi niya maipapalit sa kung saan-saan siyang nagtungong bansa. Na, yan. Talaga naman ho, ha? Yung mga karancho natin, mga kaibigan natin, mga kadiskarte natin na kung saan was able to travel sa Amerika o kung saan man bansa, hahanap-hanapin niyo ang Maynila, no? Ang Pilipinas, hindi po ba? Kasi alam nyo, pag ang taong ika nga may marubdob na pagmamahal sa bansa, eh talagang pag siya ay ng ibang bayan, kahit sandali lang, mamimiss niya agad ang Pilipinas. Yan po. At kahit na hindi ho marubdob ang pagmamahal nyo, eh bilang Pilipino, palagay ko ho, eh talaga automatic na sa puso natin at sa isipan. No? Kaya ho,
magbahalan ho tayo at magmalasakitan. At saka yung mga jeepney drivers natin na hindi muna papasada, wag ho natin silang i-curse o isumpa o magalit tayo. Unawain po natin sila dahil ngayon pa lang nagpapaliwanag na po sila na hindi ito protesta dahil sa hindi sila kikita. Ang gusto lang nila ay naghahanda sila ng alternatibong kanilang pagkakakitaan para sa kanilang pamilya. Siyempre, may pamilya din ho yung mga iyan eh. So, wag ho natin silang pagalitan o sumama ang loob natin sa kanila pag tayo po nahihirapan kumuha ng mga sasakyan natin. No? Yan po. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, eh sabi ko nga po, araw-araw nagkikita naman tayo from 3 to 3.30. Ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde, ay laging nandito sa inyo. Wag lang ho talagang may importante tayong pupuntahan. Well, binabati ko po yung ating mga kaibigan, syempre na laging nakasubaybay sa atin. Ang ating pong mga kaibigan dyan sa Amerika, yung aking isang friend dyan na si Miss Josepina Sacarias from San Francisco, California. I think nasa San Francisco siya, no? Ayan ho, matagal kong kasama sa Arellano High School bilang isang guro, science teacher siya. At later on, medyo nag-retire ho ng maaga, napunta naman siya sa TESDA, no? Magaling ho yan. At then later on, ayun, bumalik ho siya doon sa Amerika. And I think permanently she will stay there na dahil andun yung kanyang mga anak. So, regards na lang sa inyo dyan and thank you for pagsubaybay. Hanggang sa muli, mga kadiskarte, don't forget to like us, share us, and follow us sa ating Facebook and YouTube channel sa Elizalde Broadcasting at lahat po ng ating mga programa under Elizalde Broadcasting. So, lagi ko pong sinasabi, I love you all. Bye-bye. Isa lang ako sa mga nawalan ng trabaho. Isa lang din ako sa mga nag-aasam ng maayos na sahod. Isa lang ako sa mga nahihirapang sumabay sa klase dahil sa kawalan ng makabagong gamit sa eskwela. Isa lang ako sa mga frontliner na lumalaban para sa kapakanan ng mga mamamayan. Pero siya na ang magbibigay kinabukasan sa mga empleyado. Siya na ang magbibigay ng lakas at maayos na benepisyo. Siya na ang patunay sa siguradong kalusugan mo. Siya na ang tutulong sa kinabukasan ng edukasyon mo. Isa lang din ako sa mga nagnanais na maglingkod, pero dubli kumayod at hindi napapagod. Siya na, Sharif Ibrahim Albani. Thank you.